Tama ba? Bibidyo na. Okay, so welcome back. Tapos na tayo sa lahat dito. Lahat ng data structures. Okay, kaya natin ng conclusion sa ating mga napag-aralan. Ano ba? Live. So data structures. Ako, wala akong tanong malabi. So, data structures, saan ba natin ginagamit ang data structures? So, for efficient storing and sa lahat ng operations, insertion, deletion, searching, accessing. So, doon natin ginagamit yung data structures. Pag sa store naman siya kasi may mga times or situation na kailangan natin mag-store ng multiple data. So, ginagamit natin ay array, associative arrays, ano pa ba dito, mga linked list, stack, queue, priority queue, depende na to sa mga problem eh. Okay, so basta yun yung data structures niya, no? Ginagamit natin yung data structures, na iba't ibang data structures, depende dun sa requirement natin, ano? Kasi, for example, yung application natin is more on insertion or deletion than accessing, you know. So ginagamit natin ang linked list na itong data structures. So iba't ibang data structures, iba't iba yung gamit niya. Merong sa specific na problem na to ay pwedeng mas lamang tong gamitin or mas efficient gamitin tong type ng data structure kaysa dito. Okay. So kaya natin mahalaga yung choosing the right data structure. Ano bang mga data structure? Kasi itong binary trees, medyo hindi ko na to nag-dive in masyado kasi sobrang lawak ng binary trees. Kung gusto nyo siyang ipag-aralan talaga, and then yung algorithm niya. Ang dami namang available na websites like Geeks for Geeks. Sobrang dami niya. And, so okay, choosing the right data structure. Okay, so arrays, or static or dynamic arrays. Gamitin nyo siya kung yung, more on, pag alam mo yung, static arrays, pag alam mo na yung size, or yung kung ilang elements, ano, yung parang defined mo na kung ano lang yung gagamitin mo memory. Dynamic array, kung hindi mo, kung shrink, ano, kung nag-shrink or nag-grow yung array mo. Arrays yung gamitin mo for fast accessing kasi constant time yung pag-access mo. So kahit pang 5 na element or yung 5th element, ma-access mo siya in constant time. Kumpara dito sa linked list na sa pag-access ay napakabagal niya kasi in linear time yung kanyang pag-access. No, kasi isa-search niya pa yung mismong value na yun. Okay, so associative arrays. Okay, so iba't iba naman yung associative arrays natin. So may key and value pairs tayo. And then, kung gusto nyo yung implement na hindi lang index yung pang-access mo, kundi mismong strings or numbers, pwede nyo siyang gamitin associative arrays. So, yun yung mismong gamit niya. And ano pa ba ito? Yung mga matrix or 2D, yun naman ay variation na lang ng array. So, depende sa program mo kung gagamit ka ng 2D or 3D na array. Linked list, preferred siya na data structure kaysa sa arrays kung insertion or kung insertion pag delete kasi ay mabilis ba mag-delete, mabilis siya mag-delete kung doubly linked list. Okay, so insertion deletion preferred siya sa more than arrays, pero kung mag-access ka lang more on searching arrays ka na kasi mabagal ang linked list pag search ng item. Okay, sa stack and queue naman ay depende na sa application mo. So, kung yung problem mo ay, or app mo ay, kailangan na ng in-stack, yung kailangan niya ng stack. So, gamitin mo siya.
Kasi constant time lang naman yung pag-access niya kasi top lang yung kanyang mismong ina-access. Then sa QI, yung front and back lang. So constant time lang din siya. Ginagamit yung Q, for example, kung yung problem mo ay, or yung program mo ay more on order. So parang ordering system, no, may Q siya. Then priority Q, ginagamit siya kung may priority yung bawat isa. No, kahit hindi siya yung yung una sa pila, may chance pa rin yung iba based dun sa priority niya na unang madiki. So heap ay implementation siya ng priority queue. So gumamit kayo ng heap pag gusto nyong i-access yung minimum at maximum na element. So yun yung heap kasi constant time mo siya ma-access yung pinakamalaki o pinakamaliit na element dun sa list or array. So dito naman sa binary trees, parang more on gamit siya sa searching and insertion, deletion. Kasi nag operate siya in log n time. So research niya rin kayo dun sa balancing, yung self-balancing binary trees, kasi mas maganda siya. Kasi dito sa binary trees, may time na yung worst time niya ay big of n. So, sobrang bagal nung algorithm niya. So, kailangan i-maintain yung big of log n. So, mas maganda yung time complexity niya. So, may mga AVL trees, red-black trees. So, yun yung mga magandang algorithm. Yung self-balancing binary trees. Okay. So, mas mabilis ang binary trees in terms of insertion. Sa, and then, depende siya. Kasi, sa linked list, pwede mo siyang mabilis siya mag-insert sa head or sa tail. Sa delete, mabilis lang siya mag-delete sa una. Pero, parang linear time siya sa last. Ano. And then, pag nasa gitna, linear time din. Pero dito sa binary trees or binary search trees, log n siya yung time complexity niya. So, sobrang better siya for insertion tsaka deletion. And tsaka yung pagsa-search. Ano. So, yun lang naman siya para sa choosing the right data structures. So, kung gusto nyo pang mag-dive in, so, ang daming website dito. No? Meron siya na Geeks for Geeks. Tutorials point, study tonight. Ito yung kasi yung ginagamit kong mga websites. Wait lang ito. So, Geeks for Geeks, sobrang kompleto niya. Yun ang dami niya. Dito kayo magbasa-basa. Geeks for Geeks, sobrang dami niya. And then, so, study tonight. Ayos din naman siya. Ito yata yung magagamit ko dito sa sorting tsaka searching. Kasi sunod ko ng part yun eh. Searching and sorting algorithms. So, baka dito ako magsimula. Ano? Study tonight. Geeks for Geeks. Tutorials point. Maganda rin yung content niya. Ano? Tama din. Okay. Pero Geeks for Geeks the best. Kasi madami siyang naman talaga. And then, itong Python, kung focus kayo sa data structure sa Python. So, dito, tutorials point Python data structure. So, yun, para sa ating, yun yung conclusion natin sa data structures. So, kung may time, baka magpalalimin pa natin ng kaalaman sa data structures. So, dadagdagan na lang natin ito ng by parts. No? So, yun.